Annyeonghaseyo mga kaibigan, welcome to ETN Channel. Ngayong araw nito, i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat tandaan bago mag-start ng vlog. Do you wanna know? Tapusin mo ang panonood sa video nito. Pindutin ang subscribe at notification bell. Mag-like ka na rin para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Number one, kailangan po natin ng gamit. Unang-una na dito at pinaka-common na ang ating gagamitin cellphone. Hindi kailangan na bago or ito ay maganda. Basta mayroon tayong cellphone, po pwede na po tayong mag-vlog. Number two, knowledge. So bilang bagong vlogger or content creator, dapat alamin natin yung mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin sa content ng ating video. Number three ay time. So, kahit tayo yung nagtatrabaho, dapat bigyan natin ng time ang pag-vlog kasi pinili natin siyang gawin. Next, number four ay tiyaga. So, kailangan ng matinding tiyaga sa mundo ng pag-vlog kasi marami kang dapat gawin para mas mapapaganda yung inyong gagawing video. So, kailangan ng maraming tiyaga. Number five, concern. So, bilang content creator, hindi lang mahalaga na makapag-upload ka, sumikat ka, tama na. Dapat may concern ka rin sa mga viewers na sila ay may mapakinabangan or mapulot sa video yung ina-upload mo. Next, focus. So, sa mundo ng vlogging, maraming basher. Marami tayong mababasang comment na hinsan din natin magugustuhan. So, huwag nating pansinin yun. Stay focused lang tayo para mas mapaganda natin yung ating ginagawang video. Next, creativity at uniqueness. Nagkalat ang mga vloggers sa ngayon. So, hindi man ganun kaganda ang iyong video i-upload, basta magawa nating creative at unique po siya sa iba, mas mabibigyan pansin po ito ng mga viewers. Next, friends. So, sa mundo ng vlogging, kailangan natin ng tulong ng ating mga kaibigan. Sila yung makakatulong sa atin para makilala at lumaganap yung video. Next po ay co-vlogger. So, huwag tayong mahihiyang humingi ng tulong sa ating mga co-vlogger na sigurado namang humingi din silang tumulong. Last, inspirasyon. Ito yung hindi dapat natin mawawala sa lahat ng ating ginagawa. Yan na po lahat ang aking 10 tips sa inyo kung paano po ako nag-start ng pag-vlog. Sana makatulong po ito ng malaki sa inyo at masimulan na po ninyo. Thank you! Bye-bye!